Magandang araw mga bata sa ikaapat na baitang. Narito na tayo sa Filipino 4 ng 4th quarter, week 3. Ako pa rin yung guro, si Ginoong Rinaldo B. Malimban. Ang ating aralin ngayon ay tungko sa iba't ibang paniniwala. Sa ating pamantayan sa pagkatuto, kinakailangan maihayag ang sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang isyu. Maibigay din ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng formal na definisyon ng salita at magamit ang pandiwa ayon sa panunghunan sa pagsalaysay at napakinggang usapan sa sariling karanasan. Sa iba't ibang paniniwala, may mga iba't ibang paniwalang pangreliyon ang mga tao. Bagamat iba't iba ang mga paniwalang pangreliyon na dapat natin silang tanggapin at igalang. Narito ang ilang impormasyon sa pangunahing reliyon sa mundo. Narito ang mga miyembro ng Catholic Church, Protestant, Eastern Orthodox, Pentecostal, Muslim, Anglican, nandiyan din ang Latter-day Saints, nandiyan din ang Jehovah Witnesses o saksi ni Jehovah, at iba pa. Ano ang pinaniniwalaan natin? Pangalan at tanda ng cross? O sino ang nagsimula? Iisa lamang ang Diyos. Si Jesus Christ ang kanyang anak na nabuhay sa mundo at namatay upang sagipin ang mga tao. Siya ay muling nabuhay. Yung nakaraang linggo, yun ang kanyang muling pagsasabuhay ng kanyang sarili o pagkabanhaw. Dapat na mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kabilang dito ang tinatawag nating mga Katoliko, Protestante, yung binabanggit ko kanina, Eastern Orthodox, Pentecostal, Anglican, Latter-day Saints, Jehovah Witnesses, Evangelical, at iba pa. Kaya yan ang tinatawag nilang relihiyon. Kaya ang relihiyon ay isang organisadong sistema ng pananampalataya, pamimitigan, paggalang, kaugalian, at pananalig na nakasentro sa isa o higit pang kinikilalang Diyos. Kristyanismo, krus na simbolo ng Kristyanismo. Ito ang pinakamalaking reliyon sa daigdig na may 1.9 bilyong nakasunod. 3.9 pangkat ng mga Romano, Katoliko, Protestante, Eastern Orthodox. Monotheism tawag sa mga Kristiyano, Biblia na banal na aklat ng mga Kristiyano. Ang mga Romanong Katoliko ay pinamunuan ng isang papa na ninirahan sa lungsod ng Vatican na ngayon si Santo Papa Francisco. Ang Eastern Orthodox naman ay pinamunuan ng mga patriarch. Ang Protestante ay walang kinikilalang pinuno. Ang Jerusalem ay banal na lupain ng mga Kristiyano. Sa Islam, simbolo ng Islam ng Krismon, walang ibang Diyos kundi si Allah. Si Muhammad, propeta ng Diyos, ito ang pananalig ng mga Muslim at si Allah ang kinikilalang Diyos at tagapaglikha ng mga Muslim. Quran o Quran ang banal na aklat ng mga Muslim. Higera ang tawag sa mga nangyari kang Allah. Ulama ay may guru na
nag-aaral ng mga salita at pangaral ni Allah. May apat tayo mga aspeto sa paniniwala ng reliyon. Nandyan ang tinatawag natin Hinduismo, Budismo, Muslim, at Hinduismo. Sa Muslim, ang pagsilang ng Islam ay tinatawag nilang Allah sa tawag na Subhanu wa Ta'ala, ang tawag sa Diyos na kanilang Diyos. Muslim na tawag na mga tagasunod nito at mapayapang nilalang. Ang mga Muslim ay naniniwala na walang ibang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ang kanyang propeta. Magiging payapa ang ating isip at makakatiyak ng ating kaluban kung mananampalataya tayo sa Diyos at susundin sa kanyang mga ipinag-uutos. Kabilang dito ang 7, Sunni at iba pa. Kasunod naman ay Judaism o Jainismo. Star of David, Shield of David, ang simbolo ng Judaism. Ito ang unang nagparangal magkaroon ng isang Diyos, si Abraham na tinuring bilang ama ng mga Diyo. Si Moises ay tinugira ang pinakadakilang lider sa kasaysayan ng mga Diyo at 10 utos bilang batayan ng kanilang paniniwala. Si David ang kanunang hari ng mga Diyo, tinawag nilang Israel ng kanilang kaharian, at si Torah ng Biblia ng mga Diyo. Sa paniniwala ni Jainismo, may isang Diyos na lumikha sa libutan at siya ang namumuno rito. Kailangan maging sapat o tapat sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Kasunod naman ay si Budismo or Buddhismo. Ito ay tinatag ng mga Siddhartha Gautama, isang batang prinsipe na ninais na maging asitiko upang danasin ang katotohanan ng buhay. Isiniko niya ang lahat ng karangyaan, luho, masarap na buhay. Iniwan ang mga pamilya at naglakbay hanggang matuklasan niya ang kanyang kaliwanagan. Kaya naman, ang Budismo ay mangulugan ng kaliwanagan. Naniniwala ang mga nabibilang na reliyong Budismo na maraming paghihirap ang dinaranan sa buhay upang maging malaya ang kahirapan. Kailangan talikdan ang makayamanang material upang makantan ang tunay na kapayapaan na tinatawag nilang Nirvana. Kasunod naman ay Hinduism or Hinduismo. Ito ang pinaniniwalaan na pinakamatandang nabubuhay sa reliyon ng mundo. Ito rin ang pangunahing reliyon sa India ng mga Aryan, ang unang tribong sumasampalataya. Sa Brahma ay kinikilala ang pangunahing Diyos na Hinduismo na sinundan ni Vishnu at Shiva. Veda ito ay banal na kasulatan ng mga Hindu. Tinuturo ng mga Veda kung paano magkaroon ng mga mahaba at mabuting buhay ang tao. Sa mga naniniwala na reliyong Hinduismo, marami ang Diyos na marami ang paraan na sa pagsamba. Naniniwala sila na ang namamatay ay muling nabubuhay ng maraming beses. Upang maiwasan ang siklong ito at makamit ang pagka-Brahman, kailangan mamuhay ng may kalinisan at kabutihan. Hindi isang tao na nagtatag nito. Ito ang dala ng sakupi nila ang India. Kaya ito yung ang tinatawag nilang mga simbolo. Simbolo ng Muslim, simbolo ng Jainismo, simbolo ng Budismo, at simbolo ng Hinduismo. Kristyanismo ang pinakamaikling reliyon sa daigdig. Kristiyano ang tagasunod ng reliyon. Hesukristo nagtatag ng reliyon. Cross, simbolo ng reliyon. Biblia, banal na aklat ng Kristiyano. Jerusalem, sentrong lakbayan ng Kristiyano.
May mga bahagda ng mga reliyon sa daigdig. Narito ang isang pie graph na napapikita ng datos tungkol sa bahagdan ng mga tao na naniniwala sa reliyon. Una, Kristyanismo o Kristiyano. Meron siyang 33.32%. Kasunod naman dyan ang mga Muslim na 21.01%. Pangatlo naman, walang kinabilangan ng reliyon ng 14.09%. Hinduismo, 13.26%. Kasunod naman ang ibang reliyon ng 12.48%. At ang banang huli ay Buddhismo na merong 8.48%. Kaya, nanguna ang Kristiyano, Muslim, mato walang kinalimang reliyon, Hinduismo, ibang reliyon, at Buddhismo. Yan ang mga bagdan ng mga reliyon sa daigdig. Sa ating konektado sa leksyon, sa aralin, tungkol sa iba't ibang paniniwala, meron din tayo mga iba't ibang mga paniniwala na merong pandiwang panghinaharap o kontemplatibo. Aspetong panghinaharap o kontemplatibo, ang aspetong ito ay nagsasaad ng kilos, hindi pa naumpisahan. Inuulit nito ang unang pantig ng salitang ugat na hindi binabago ang palaping mag. Ginagamit natin ang pandiwa sa aspetong panghinaharap o kontemplatibo sa pagtukoy ng mga gawain ng ating gagawin pa sa hinaharap. Halimbawa, magsasayaw, magluluto, maglalaba, magbabasa. Halimbawa, kung bibigyan ko siya ng pangusap, katulad nito, magsisimba sila Sabado. So, nandoon ang tinatawag nating magsisimba na kilos na nagsasaad ng panlaping mag. Kontemplatibo ito ay nagpapayag ng kilos sa hindi pa nasimulan o naisagawa. Ito ay gagawin pa lamang. Tinatawag din itong panahunang panghinaharap o aspetong magaganap. Halimbawa, magluluto kami ng adobo bukas. Maglalaba ako susunod na linggo. Ang mga pandiwang panghinarap ay karaniwang binubuo ng salitang ugat at ng panlaping mag. Nandyan ang halimbawa na salitang ugat plus panlapi equal pandiwang panghinarap. Samba, mag, magsisimba. Dasal, lagyan ng mag, magiging panghinarap na magdadasal. Bukod sa panlaping mag, inuulit ang unang pantig na salitang ugat ng pandiwa. May mga pandiwang ang panghinarap at inuulit ang unang pantig at nilalagyan ng hulaping panlapi sa huli, in, an, han. Halimbawa, salitang ugat ay sagip. Sa pandiwang panghinarap ay sasagipin. Kasunod naman ay dasal, sa pandiwang panghinarap, dadasalin. At samba, sa pandiwang panghinarap, sasambahan. Bago ko tapusin ang aking leksyon, may ibibigay ako sa inyo tungkol sa marami ka mang hiniling kay God na hindi niya naibigay. Mas marami naman siyang binibigay na hindi mo hiniling. Muli, ako pa rin si Ginoong Rinaldo B. Malimban. Maraming salamat. Paalam.